Magandang afternoon, mga kapamilya! Welcome po dito sa programang inaabangan at talaga namang tinututukan at tunay na hindi makabog-kabog. Ito po ang Hotspot LIVE, live na live. Kasama niyo po ang nag-iisang beshi ng bayan, J-H-A-I-H-O. Ako po si Jaiho! Happy, happy Tuesday! Wow, paano yung Tuesday? Diba, foreigner? Cheers. Happy, happy Tuesday po sa lahat ng mga nakatutok sa atin. Ako mga kapamilya, sigurado ako na masaya ang ating Hotspot Live this afternoon because hindi lamang po isa, hindi dalawa, hindi tatlo, kundi apat ang makakasama natin na mga iniidolo at inaabangan po natin sa pelikulang Hello, Stranger the Movie. Kaya naman, agad-agad, i-welcome natin, we have Migs, Marcus, Jillian, and JC! Hello po! Magandang hapon po sa inyo lahat! Hello! Magandang hapon po! Hello! Magandang hapon! Alam nyo, napagsabay-sabay ko kasi parang nasanay ako na magkakasama tayo. So yung opening ko, na-segue ko tuloy na ano, ito ang programang inaabangan, di tutukan. Eh di ba so we guys together? So we guys together yun. Kaya buti lang nung naalala ko bigla, ay, hotspot pala to kasi hapon na. So na-di makabog-kabog pala to. Oo, hindi kasi syempre sa lahat ng mga kapamilya viewers natin, we all can see very familiar faces because MWF, kasama ko yan, si Marco, si JC, si Jillian, si Migs naman, isa yan sa mga suking-suki namin. Pero today dito sa Hotspot episode, gusto ko pong i-invite lahat ng mga kapamilya natin na magpadala po ng stars dahil siguradong good vibes ang ating live episode today. Unahin natin, syempre bumati na sila kapamilya, narinig po natin at nakita. Let's start with Migs. Oo, Migs. Kamusta si Migs Almendres ngayong 2021? Okay naman po. Siyempre, tulad din yung lahat, excited na po ako mag-February 12 kasi excited na po. Excited na kami makilig ng Save Me. So yun, yun naabangan ko na. Less than one week na lang, no? Tama ba? 2 weeks. Totoo, parang 10 tulog na lang. Kasi nga, February 2 ngayon, taray, mathematician. Parang dali-dali. Ang dali-dali na naman nun, di ba? Kasi nga, Feb 12, tapos Feb 2, so minus 10, ganyan. Chika, di ba? Oo, 10 tulog na lang. Eh, parang 9 to, technically, di ba? Parang 9. Mas bala na, Feb 12, alam nyo na yan. Lahat naman tayo may kalendaryo sa bahay, di ba? Ang dami natin natanggap na regalong ganon, for sure. Pasko. Correct. So si Migs very, very excited na siya. Siyempre, gusto ko namang malaman, si Jillian, ang nag-iisang magandang dilag. Wow! Ayun, okay naman. Okay din naman. Masaya. Tsaka excited din sobra para dun nga sa Hello Stranger, the movie. Gustong-gusto ko nang panoorin, promise. Totoo. Para kasi siyempre, sabay-sabay na mapanood, no? Correct. Oo, diba? Totoo-totoo yan. Yes, talaga naman. Siyempre, susunod natin si JC Alcantara na bida. Yes, na may sinasabi. Akala ko naman yun. Siyempre, sobrang saya ko rin na malapit na ilabas yung Hello Stranger the Movie. Excited na ako. Excited na rin akong kiligin sa Save Me. Ay. Hindi lang sa Save Me. Parang kota ka na sa kilig, JC. Totoo. Parang naiinis nga kami sa iyo eh. Parang magpe-Feb 14, tapos parang ikaw lang yung kilig na kilig. Ikaw lang yung anong-ano, talaga namang si Xavier tsaka si Miko lang talaga yung parang masaya yung puso, di ba? Masaya ba talaga? Ay, kamo. Naku, yan ang dapat abangan talaga. Pero syempre, hinuli ko talaga. Hinuli ko si Marcos. Because we all know, mga kapamilya, si Jillian, si Migs, tsaka si JC, napanood natin sila before, nung series pa lang ito, kasagsagan ng quarantine na stay-at-home protocol natin, mga nasa bahay tayo. But this time around, we have Marcos on board for Hello Stranger. So, agad-agad, Marcos, I wanna ask you, anong role at sino ba si Marcos dun sa pelikula? Well, si Marcos ay si Simon sa pelikula. At
Honestly, I'm so scared to answer these questions kasi baka mamaya tatanggap akong text na, ba't mo sinabi yan? Ba't mo sinabi yan? So gusto ko lang maging safe at sabihin ko lang na I'm there in the movie as an adopted family member of the Hello Stranger crew, and I'm so happy and I'm blessed and I can't wait to watch it now on February 12th. Alam mo, parang dun pa lang sa sinabi mo, parang for me as a fanatic of Hello Stranger, inaabangan ko na kung ano ba ang magiging papel ni Simon habang may lamok kaya JC Alcantara na pinatay niya habang nagsispin ako, no? Maganda yan. Nakita-kita sa camera yung gigi niya. Talagang gumanon talaga siya in all fairness naman. Pero, I just wanna ask you guys, how does it feel na mula sa success nga ng Hello Stranger the series, nung sinabi sa inyo na itong project na ito ay hindi doon nagtatapos. Kumbaga may continuation siya and this time around, pelikula na hindi na via Zoom. Kasi isa kayo sa nagpatunay talaga na we can have and we can produce a magandang proyekto even if we are just in the comfort of our house. Wow. Ganda, no? Aminin nyo yan. Go. Who wants to answer the question? Oh, ako. Hindi ako, syempre sobrang saya kasi bitin yung series. Sobrang bitin niya na gusto pa, parang kulang pa talaga siya. So, nakakatuwa na nagkaroon ng movie kasi, ayun, maliban sa kulang nga, syempre natutuwa kami kasi may gagawin ulit kami na magkakasama naman na mas marami kaming may explore kasi mas, kumbaga, magkakasama kami sa isang place unlike nga yung sa series, sa Zoom lang. Ito lang yung nakikita nyo. Totoo. Yes. At saka sa series, parang ang nakita lang ng very, very little nung bago matapos, di ba? Si Xavier at saka si Miko lang talaga. Tapos ang hirap pa that time kasi 14 days isolation, quarantine, bago makita for isang eksena. Pero di ba, thankful din tayo kahit pa paano na nung sa movie, nagkaroon na nung lock-in setup na kailangan mo lang sundin lahat ng mga ibinibigay ng government. And nakakapag-produce pa rin tayo, in fairness naman talaga. Oo. Marcus, kamusta? Siyempre sila, parang may connection na sila via Zoom, via sa the series, ganyan. Tapos nung pagpasok mo kaagad, nandoon with the group, papaano? Hindi nahirapan ba? O because magkakasama naman kayo sa Rise, naging madali din for you? Nung una talagang kinabahan ako kasi parang first project ko for a while to, like lalo na sa sa new normal natin, 'di ba? It was my first ever lock-in taping. So hindi ko alam kung paano mag-interact. Like the whole journey from Manila to Batangas, I was thinking na paano ba ako mag-interact like with people, with humans, kasi sobrang hindi na ako sanay. Like sanay na ako sa Zoom, sanay na ako sa mga cellphone lang. And it was my first time to actually see people in an area. So parang, tanong mo sila, Jillian, pagpasok ko, di ko alam paano gagawin ko. Kaya dumiretso lang ako sa kwarto. Dire-diretso lang siya. Kala mo hindi niya kilala yung mga tao. Hindi ko kasi alam, baka you guys want to stay social distant. Kasi galing pa ako Manila. I wasn't with you guys sa unang quarantine sa hotel. So baka praning kayo, like, you know. So I was just kind of scared. Pero pagkatapos nun, okay na. It was, everybody welcomed me naman nicely on the set. I got to know people more. And sobrang saya, sobrang gaan ng project na to. So, yeah. Ang taray, no? Yun ang tinatawag na responsible na mamamayan, di ba? Yes. Bagay yung i-apply sa mga tourists din, di ba? Na dapat ikaw mismo, ina-action mo na parang baka may mga taong lalapitan, praning sila. So, ikaw, mag-stay ka na lang ng malayo sa kanila. Pero pag alam nyo naman din na lahat kayo naka-undergo ng swab, pero paalala lang natin, speaking of nasasabi naman natin yung about sa swabbing, di ba? Hindi po porke nag-negative ka sa swab, parang pwede ka nang magwala-wala talaga na, yes, negative ako. Kailangan pa rin po ng pag-iingat ng bonggam-bongga. Kasi syempre, naalagaan natin yung mga katrabaho natin, mga mahal natin sa buhay. Now, ang ganda ng kwento ni Marcus, no, na ganun talaga, no, kahit magkakakilala kayo in person, hindi ka pwedeng mag-break agad-agad ng ice, magpiling na parang, oh, andito na ako. Masa kayo? Okay ba kayo, di ba? Hindi pwedeng ganun agad-agad. Si JC muna, gusto kong malaman, JC, I remember nung first time na nilaunch yung Hello Stranger the series,
kumpara kay Tony Labrusca, sa questions ko sa'yo, ikaw yung mas nagsasabi na you're very happy and excited for this project. At parang hindi naman todo-todo na na-tense ka, natakot ka kasi this is a BL series, ganyan. Ngayon, sa nangyayari sa career mo? Because this project opens a lot of opportunities for you and give you talagang big break talaga, na parang naging breakout star ka of 2020. Now, na movie na siya, anong nafe-feel lang JC Alcantara na tinanggap ko ang project na ito at hindi ako natakot kung hindi ginawa ko lang yung best ko? Siyempre, Mama Joy, sobrang... Taray na bottom line. Sobrang grateful ko sa Black Sheep. Kumbaga na naman, di ba? Kasi pangarap ko ito eh. Dati, nag-ano lang ako na sa Black Sheep or Star Cinema, sa may mga black screenings, nag-post ako nung sana someday maging bida ako dito or makasama lang sa mga projects nila. Pero ngayon, binigyan nila ako ng chance saka tiwala para i-portray si Miko. Sobrang saya ko. Sobrang saya ko dahil ang daming blessings na dumadating sa akin ngayon. Mm-hmm. Totoo. At yan tinatawag na ano, pag nag-take ka ng risk, di ba? Yes, Mama Jai. As teacher, no? As teacher ako sa part na yun. Parang, okay, class, sagot tayo. Yes, me. Miss Tina na pala ang pangalan yung DJ. Miss Tina ka na. Hindi, I don't lie. Kasi idol ko si Miss Tina Moran, yung gumanap talaga. Idol ko siya, ang husay-husay talaga niya. And Migs, ikaw, you're playing the role of Junjun. Diba? Yes, sa mga hindi nakakapanood, sino ba si Junjun? Yung mga parang, syempre aminin natin, yung iba siguro parang di pa nila nababrowse, nadadaanan. Mm-hmm. So, sino si Junjun? Si Junjun po yung isa siguro sa, isa sa mga parte ng Young Padawan. Apat po kami, si Vibory, si JC, si Patrick. Ano po siya eh, medyo makwelang tao, pero at the same time, alam niya yung nangyayari sa barkada niya. At siguro, for without spoiling anything too much naman na, pero in some way, sa series, nakikita naman natin na parang voice of reason din. May pagkaganda si Junjun eh. Parang yun yung role niya. So, panoorin din po natin kung anong klaseng Junjun na makikita nila sa pelikulang ito. Yun. But personally, Migs, meron ka bang masasabi na similarity kay Migs and Junjun? Honestly, meron din eh. Pero si Junjun kasi pakiramdam ko siya yung times 100 ng ugali ko. Parang ganun si Junjun eh. May go, go, go! Oo, go, go, go. Pero times 100, yung parang lagi siya nakainom ng ano, ng Lipovitan. Parang ganun yung pakiramdam ko kay Junjun. Correct, Lipovitan, Bekeneman. Bekeneman. Hindi, pero parang hyper. Kahit magkano lang dyan. Junjun sobra-sobra eh. Parang ganun yung pakiramdam ko sa kanya. So hindi ka ba napagod na ginagapan mo si Junjun? Kasi kung 100% yung pag-personal ni Junjun tapos si Migs, eh chill lang naman talaga nung ginagawa mo yan. Grabe yung effort mo, syempre, kasi parang... Hindi, alam ni Direk Peterson yan. Minsan magka-chat kami, minsan nakakapagod pala kasi may eksena dun, tumatalon-talon ako sa sofa, may mga eksena nalalaglag ako sa kama, may mga ganun kami na ginawa nung series eh. At si Direk naman, si Direk Peterson, gusto niya yon nung at least ang ginagawa namin. Gusto niya yung comic relief na yun. Nakakapagod naman. Perfect. And syempre maganda yan kasi at least na-challenge ka pa rin kahit na mahusay kang artista, di ba? Oo. Napanood ko yun eh, nung MMF din si Migs, di ba? Sa isa sa mga entry din with Ati Guy, ganyan, di ba? At nagkausap din kami ng very, very late. Sabi ko, yun, doon ka pala. Congratulations. Nakita kita ng iba sa Hello Stranger. Ayan. Si Jillian naman, syempre. Ikaw ay gumaganap bilang si Crystal. Yes. Kinakabahan ako bigla. Baka kung ano itanong mo eh. Wala pa ka. Sinabi ko lang na ano na ikaw gumagap yan si Crystal, diba? O, kasi syempre si Simon nakilala ko na. Oo, diba? Tapos ikaw bilang si Crystal. Jillian, as Crystal, ano ang masasabi mo na parang naging challenge for you na carry ko ba? Kaya ko bang gawin tong Crystal na ito? Kaya ko ba na bigyan buhay yung ganitong klase ng character? Well, oo. Kasi yung struggle ko talaga nung sa series, hindi naman ako nag-i-English, ma, diba? So, hirap na hirap ako doon. Like, mali yung pagkabigas ko ng ibang words, ganyan.
Pero regarding sa personality ng character, medyo malayo ako sa kanya kasi medyo sassy siya. Hindi naman sa sassy, pero mas jollogs kasi ako eh. Mm-hmm. Hindi ako yung, alam mo yun, yung ganyan-ganyan, yung mga ganon. Pero yun nga, si Crystal kasi nagmahal lang naman talaga siya. Pero naging problema yung pagmamahal niya sa pagmamahalan ng iba. Ay, kabog! Kabog, nagmahal lang naman siya pero naging problema yung pagmamahal niya sa pagmamahalan ng iba. Okay. Pero naisip niyo ba yun nung time na sa series? Di ba ang dami mo natatanggap na mga bashers, hate, kasi parang ikaw yung, itong babaeng to tinik sa pagmamahalan ni Xavier at saka ni Miko. Parang, ba't ka ba nandyan pa? Papansin ka, girl. Di ba yung mga ganun-ganun? Ano naman kayo? Diba? Ano naman yung nauna? Oo. Minsan kung sino pa yung nauna, siya pa yung kawawa, ano, no? Parang... pero ano nga, well, okay lang naman yun sa akin. Kasi ayun naman yung purpose din talaga ng character ko dun sa series. I mean, may mga tao din naman talaga na nag-appreciate kay Crystal. Like, may nakita akong tweet, ay comment sa YouTube na hindi daw dapat ma-heartbroken si Crystal, ganto ganyan. Parang, oh, nakikita niyo pala yung ganong side kasi nagmahal lang naman talaga siya. Totoo. Tama. Ay, be! Sorry. Nahulog yung ito ko. Buti hindi ko na diretso yung sasabihin ko. Si Jaycee kasi. Sasabihin mo? Ay, pero. Habi ko, ay, pero. Pero. Sakit, no? Correct. Kasi nasaktan ako kay Crystal kasi at saka sabi ni JC, o, diba, alam nyo na yung feeling na nahulugan ng ring light sa night. At least ako naka-mute noong time na yun, diba? In fairness. Ayan. JC, I wanna ask you naman, syempre, mas lalong tumitindi yung friendship, yung closeness nyo ni Tony, diba? Sa nangyayaring yan, ano yung mga kakaiba na natatanggap mong messages? Meron bang mga galit na parang, "Hoy, ikaw, masyado ka ng close kay Tony, baka mamaya ano nang meron sa inyo," ganyan. O baka o puro magagandang tweet lang na, "Kinikilig ako sa inyo, save me for life," ganyan. Actually, lahat ng mga nag-message sa akin, puro good vibes. Kumbaga, yung mga fans namin talagang, alam naman natin na talagang love nila ang Save Me. Kumbaga, sinusuportahan nila to. Na mahal nila yung character namin. Parang kami nga in real life gusto na rin maging kami. Kug! Ba't di nyo gawin? Wala namang masama. Diba? Wala namang masama doon. Diba guys? Kung naniniwala kayo, everybody say ho naman, no? Pwede mong ikaw din naman. Ikaw na lang, Mama Jai. Nag-ho-ho. Grabe din naman. Okay, go. Ano ba, Mama Jai? So, yun, puro positive ang natatanggap niyo ng mga puro messages. Yes. So, if I were to ask you, JC, one word to describe Hello Stranger, the movie, ano ito? Same with Jillian, Marcus, and Meg. Love. Love na lang. Perfect. Migs. Everything? Love everything. Jillian. Ito lang, ma. Ako na lang huli. Ay, ganun ba? Marcos. One word? Mm-hmm. Closet. Closet. Sabog. Love everything closet. Jillian. Adventure na lang. May adventure. Ang saya niyan. At saka alam mo, isa sa ikinaka-excite ko from the trailer pa lang na napanood ko, parang magkapasalamat ako sa inyo kasi kahit nasa bahay ako, habang pinapanood kayo na nasa beach kayo, kumbaga parang, diba, dinala nyo rin kami doon. Pero sa safety namin, papanoorin namin kayo na nag-e-enjoy. Kumbaga, kung meron mang konting naiingit kami dahil nanood kami na nasa beach kayo with your friends, with your barkadahan, ganyan, sa Hello Stranger family,
parang mas lalo kaming magpe-pray harder na sana someday everything will gonna be all right. Kanta. Everything will gonna be So ito na, i-invite na muna natin sila lahat na panoorin ang Hello Stranger. Let's start with you, Marcos. So yun nga guys, Feb 12 na, I know you guys can't wait because we also cannot wait. And if you buy right now, tuloy pa rin ba yung early bird? Tuloy pa rin na yun? Tuloy pa rin. Tuloy pa rin. So only 150 pesos kaya go na guys, buy the tickets and watch the movie and love it. Thanks, Marcos! Migs! Yes, streaming po ito sa ktx.ph, iWanTFC, TFC, IPTV, Signal Pay-Per-View, at of course, Sky Pay-Per-View. Guys, huwag natin kalimutan yun, Feb 12. Thank you, Migs! Jillian! Ayan, mga kapamilya, sana po, abangan niyo po ang Hello Stranger the Movie sa February 12 na po yan. Pero may premiere po kami sa February 11. At sa mga gusto po makabili nga po ng early bird tickets, gaya po ng sinabi ni Marcos, pwede po kayo makabili sa ktx.ph. Ayan guys, for only 150 pesos lang po yan. Thank you! Thank you, Julian. Mama Guy, ikaw na. Ikaw na, JC! Ayun mga kapamilya, kung gusto nyo kiligin, kung gusto nyo maiyak, ngayong Valentine's, sana po supportahan nyo po kami. Hello Stranger the Movie, streaming soon worldwide. Kaya sana po mag-book na kayo ng ticket. Sobrang sulit yung 150 nyo at hindi kayo mabibitin. Perfect! Yes! Totoong-totoo yan! And more pa, JC, may gusto pang sabihin? And yes, Hi. Bye, Tony. Ako na lang po. Handog po ito ng black sheep para po sa Valentine's movie po na ang black sheep po. Ayan. Totoo. At kasama ni dyan syempre sila Tony Labrusca, sina Jin Makapagal, nandyan din si Vivory, nandyan din si Patrick, directed yes. by... Directed by Dwayne Salazar. Kasama ko rin po dito si Mama Yayo and Miss Lara Kigaman and Marco Alcaraz. Ay, yes. Perfect. Di ba parang sila oh, din yung mga nakasama mo sa MMK ay, mo, di ba? Ay, Baltasar pala. Direct Dwayne. Ano sabi niya? Palazar. JC, hapon na. Yes. Alam kong pagod na pagod ka na mula kayo ng umaga pa sa promo. Pero, gising tayo. O, dahil dyan, gigisingin natin si JC, Jillian Marcos at si Migs. Maglalaro tayo at tatawagin natin itong Use It Challenge, okay? Ang Use It Challenge po ay may mga bagay lamang akong ipapakita at kailangan nyo lamang itong gamitin in a different way within 5 seconds. Bawal gamitin sa tunay niyang gamit. Paramihan ng points. Pag nabilangan ng 5, 4, 3, 2, 1, hindi na sagot, meron pong consequence. At ang consequence po natin ay reading and reacting sa mga hate comments or bash patungkol sa inyo. So, bago nyo sagutin yon, dahil hindi naman natin kilala yung mga nagtitweet or mga nagbabash, ang opening lagi ay Hello Stranger blank. Get? Kumbaga dahil halimbawa may hindi natalo kayo dun sa Use It Challenge, kayo ang unang sasagot sa hate tweets or bash at sisimulan niyo yung pagsagot sa Hello Stranger tas yung answer ninyo. Bilang we consider yung mga hindi naman natin kilala na stranger sila. Oh, perfect. Did you guys like it? I love it. Okay, simulan natin ang una-unahan kayo ha. Ayan. Simulan natin sa belt. Ayan. Ano pang pwedeng gamit sa belt nang hindi siya belt? Okay. Ready? Let's start with Jillian. Collar? Ma-collar, ma? Collar. Ayan, pwede. Okay, perfect. Pasok. Ayan. Migs. Headband, perfect. Pwede. Pasok. Marcos. Knuckle dusters. Ano yan? Ano yung social? Ano yung knuckle dusters? Can you elaborate? Yung,
Itatali mo siya sa knuckles mo. Tapos yung bakal dito sa mismong ano. Ay, pang suntukan. Pang boxing. Ay, perfect yan. Knuckle ball. Self-defense. Self-defense. Ah, self-defense. Okay, okay. Perfect. Ayan. JC. Yung tatali mo dito ang ganun. Ay! Ay, posas! Kabog! Posas! Oh, Jillian! Ang gagaling sila, ha? Ano, isa pa? Oh, syempre, hanggang magkaubusan to, yes. Blindfold. Ay, kabog, blindfold, yes. Posas, may blindfold. Correct. Ay, oh, meron ako dyan. Oh, Mig. Oy! Dito naman po sa bibig. Ay, sa bibig, yung parang kanyari, kabog. Parang kung ano na naiisip ko, ha? Charest. Marcos. Five. Alam mo, kapag ano, binaril ka, tapos kailangan mo i-suppress yung bleeding, so tinatali yung sinturon sa legs. Ay, kabog. Yes, perfect. JC. Yung ano, di ba, hawak mo yan, tapos papalo mong ganun. Latigo! Latigo! Yes! Panin demo mo, nagigigil ako sa'yo. Ha? Ganun na. Ay, okay. Nagigising ka, JC, ah. Nagigising. Nagigising siya. Alam na alam ko po kung paano po siya gisingan, mga kapamilya. Jillian! Five. Ano yung four. Sa paa? Yung sa paa? Yung sa paa? Yung tinatali din? Parang posas. Pero sa paa. Kailangan masabi natin. O, bakit si JC yun lang? Anklet? Anklet ba na? Sige, gagawin ko yung ano, gagawin ko yung parusa. Ay, malaman! Malaman ate natin! Okay, syempre. O, ito. Siya ang unang sasagot. Nako, ayan na nga. Magay. Oh. Magay, wait lang. Bakit na kaya? Ah, si Mi-R. Si Mi-R po siya, mga kapamilya. Si Mi-R po siya in the middle of. Kaya pala siya nagkukuyakoy. Hindi niya na pala siya. Kaya pala si JC, pag ganun sa camera, natataka ko, pag ganun ang pag-ganun si JC. Totoo po. Oo. O, G, ang tanong para sa'yo. Ang sabi, TikTok pa more, kahit matigas ang katawan. Wahaha. Teka, natawa ako. Okay, hello stranger. Huwag ka mag-alala. Next TikTok ko malambot na 'yan. Ay. Proud. Burn girl, burn. Diba? That's like girl, diba? Hindi naman na. Nung napanood ko yung TikTok ni Jillian, sabi ko nga, ay siya lang, pretty mo naman diyan, 'di ba? Eh, di ba iba-iba naman yung mga perception ng tao? Baka para sa kanya matigas pa 'yun. O, next time, magbe-melt na ako. Totoo. O, oh, diba? Fairness naman sa'yo. Ayan, nasagot ka. Ang saya, diba? Pag napapansin yung ano, mga comment nyo sa mga napapanood nyo, yung iba nga nagpakita lang ng dibdib, malambot na agad yung kapat. Emmet! Charing! Susunod! Ako, tapos na tayo sa belt. Ang next natin ay suklay. Suklay. Yan. Let's start with JC. Suklay. 5 for base ball something. Sige nga pa. Oh, pwede. Pa. Oh, no. Pwede. Ping pong. Pong. Ping pong. Next. Tawa, Marcus. Support, 'di ba? Ping pong o oh. Marcus. Five. Four. Mustache. Pwede nga naman. Maging pa. Yes! Mustache. Masabog. Biggs. Pangkamot ng likod. Pwede. Pangkamot ng likod. Jillian. Pangipit ng buhok. Pwede. Parang katawag ay shock-shock. Diba? Yung shock-shock. Yes. Oo. JC. Pangalan ng palay. Yes. Sa palay. In fairness. Marcus. 5 4
3. Gagawin ko yung parusa. Sige na. Abog! Oo! Aliha! Eto na. Hello, stranger, ang start, Marcos. Ang sabi ng ating stranger slash basher, wala talagang appeal tong si Marcos. Haha. Hello, stranger. Nag-a-agree tayo dyan sa point mong yan. Kaya, mahigpit na yakap, tol. Niyapos na lang, ba? Diba? O hindi, ang gwapo-gwapo na niya ni Marcos ever since talaga. Hello. Oh, yeah, thank you. Next question na, next question na. JC, next question na, wag kang ano. Susunod. Hindi ba nagsabi niyan, papatayin ko? Ah, oh, yeah. Oy! Fair. Wala, bawal brutal. Hindi, hindi na kinaya, tatahimik. Oo, diba? Eh, aminin nyo naman, hello. Next question. Mamaya tayo sa GC na tayo magplano. Charing! sa GC na tayo magplano. Susunod! Naku, mahusay sila, G at saka Marcos, yung JC at saka Mix, kailangan walang maisip dito sa kutsara. Ang laki ng kutsara namin. In fairness. Yes, kutsara. Gusto mo yan, ha? Kutsara. Unahin natin si Jillian naman mauna. Ano, pang makeup? Yes, brush. Pasok. May violent reactions. May reaction sila, Gia. Sabi ni Marcos, ha, paano pang makeup ang kutsara? Next, Migs. Ito totoo to. Ginagamit ko yan pang tanggal sa ano ng pusa ko. Saan? Sa keme. Yeah. Oh, pwede. Yon, ginagamit ko. Kasing ganyan yung ginagamit ko. Pero ginagamit mo rin pang kain. Hindi, syempre. Apakababoy mo, hoy. Fairness, pwede. Eh, pero teka lang. Dapat mali yun kasi parang kutsara pa din siya. Eh. Dapat nga hindi kutsara. O, pang golf. Mini golf. Taray. Parang ganit naman, Mig. Parang ganit ka naman, Mig. So, sinabi ko na. Pang golf. Okay, pwede. Okay. Marcos. Pang ping pong. Pwede rin yan. Ayan. Pwede siyang pang ping pong. Yes. Ano kasi yung bola? Laki-laki ng bola. Ay, reaction siya. Pang kaya. Ay, pwede. Yes. Pwede. Oh, correct. Jillian. Teka lang. Ganyang size ba? O pwedeng mag... Basta be creative. Oh. Wala siya. G. Five. Gingerbread house. Ha? Huh? Ano? Gingerbread house. Hmm? Di ba dati sticks yung ginagamit doon? Yung ganong sticks. O pwede yan. Nakamali ka na. Pwede yun! Mali ka na, tatanungin ko sila na ka. JC Marcos Mix, pasok ba ang pang gingerbread? Oh, I'm sorry na. Sino kayo? Sino kayo para mag-husga kung pasok o hindi? Totoo. Oh, eto na, ang sabi. Hello, stranger. Ang una, Gia, sabi, trying hard naman masyado, mukhang matanda na. Ay, talaga? Huh? Uy, hello, stranger. Uy, alam mo, para sa akin, compliment yung mukha na akong matanda kasi laging sinasabi sa akin na mukha ako bata. Thank you! Totoo. Naman lipstick ako para naman mag-mature ng konti, di ba? Ikwento mo namin yung pagkapupunta ka sa mall tapos tinatanong yung age mo kung lagpas 14 ka na daw ba? Uy, totoo yun. Dinihingan ako ng ID. Tinitignan pa yung ID ko kasi mukha daw talaga ako bata. Promise. Correct. Mall so, yun ah. So, hello stranger. Thank you. Thank you. Yes, in fairness. And ako magsasabi sa inyo, abangan nyo, aani ng award yung anak kong yan. Mahusay yan. Huwag kayong ano, abangan nyo guys. Diba?
At saka ikaw, lahat na lang napupunan nyo, ha? Nangigil. Ayan. O, hindi pa natatalo si, ano, si Migs at saka si... Kaya ka, JC, Diyos ko. Susunod. Ito na. Yan. Bakla ba ako? Bakit gano'n yun dito? Yes! Ayan. Oo. Caesar. Let's start with JC. Pangtahe. Okay, sige. Pangtahe. Paano? Teka lang, eh, parang Caesar na din siya. Hindi, pantahe. Oh. O hindi, Ped. Paano? Yung needle. Lalagay dito? Oo. Sa dulo. Di ba may butas? Ayan, oh, so na, parang ginamit mo siya as Caesar pa din. Oh. Di ba tama? Oh, mali ka. Sasagot ka. Bilisan na lang eh. Sumagot ka. Hindi, di ba tama? Naniniwala ba kayo? Di ba? Yun naman talaga, ito rin yung pinangpapasok. Caesar din talaga yon. So, dapat iba. Di ba, Chani? Yung pagpapasok ba yun? Sa pagtatahe? Oo. Oh, oh. Gawin mo na yung parusa, JC. Oh, gawin mo na yung parusa, JC. Matapang ka naman, di ba? Go! Oo. Oh, oh. Oh, matapang ka naman na. So, ito sabi... GGSS, lol, ha ha ha. Hello, stranger. Hello, stranger. Siguro hindi ko ina... Cute lang ako. Cute. Hindi ako gapong-gapo sa sarili. Oh, parang yun yung GGSS. Yun ba yun? Pag GGSS, di ba, gapong-gapo sa sarili or gandang-ganda sa sarili. So, cute lang. O kung hindi, gapo. Cute lang ako. Sobrang gwapo. Sobrang gwapo. Isang kinot naman dyan. No. Isang closet naman dyan. Paano? Paano mo nga? No. Isang kinot na, isang, ay nako, isang tingin naman dyan. Parang, oh, hey. Puntahan ba? Kindot ka naman. Huwag nan ba? Naya ako. Susunod! Ito na. Last one. Ako ang hindi pa natatalo si Migs na lang. Ito next. Ayan. Ano yan? Straw. Straw? Talunin mo na. Huwag mo na sagutin, Migs. Para... Oh, gawin mo na yung parusa, Migs. Gawin mo na yung parusa. Sige, gawin mo na yung parusa. Huwag ay, kapag naman. Oh my God. Kapag ganyan naman kalaro, parang kahit magagaling kayo, sasagot na lang kayo. Parang mas na-enjoy nyo pa yung sagutin yung mga nagbabas. Actually, pengi pa. Sige. Oo, eto na. Ang tanong. Cringe, puro katawan lang naman. Ay. 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 Ano ba yan, Mark? Awa ako sa'yo. Cringe, puro katawan lang naman. Hello, stranger. Salamat po at napapansin niyo yung katawan. Pero hindi lang naman po yun. Marami diba, pang iba. At sana balang araw malaman mo yung marami pang iba. Diba? In fairness. Ang buong ganyan, no? Mga palaban kayo, no? Diba? In fairness. Talagang, tsaka nakikita ko na aliw-aliw lang kayo sa pag-answer. Parang walang bearing. Parang mala kayo. Mala kayo sabihin nyo lang gusto nyo sabihin. Pero in fairness, thank you so much kay Migs, kay Marcos, kay JC, kay Jillian for okay, being... May tanong din sa'yo dito. Ay, okay. Sabi. Tanong mo nga si DJ JC. Tanong mo nga. Ang sabi. May bagong pasok na tweet eh. Tanong mo nga, JC. Ano yung may bagong pasok? Kay ayos lang na. Sabi dito. Ano? Bakit daw ang ganda mo? Sera! Kasi po, ako po ay malapit ng ihalal bilang presidente ng Science Club. Happy? Happy? Happy, no? Oo, balikan natin yung mga picture ko. Nagsimula pala ako dito. Charing. Balikan nyo yung mga hotspot ko noong 2014. Oo, no? Makita nyo lahat, di ba? Hanapin nyo. Sige, hindi ako natatakot. Ang importante, di ba, maganda na tayo ngayon. Wow! At least, nag-effort, di ba? Hindi tayo na natili sa pagiging not so ganda. Charing. In fairness naman talaga. Pero maraming salamat.
Sana nag-enjoy kayo. Unahin natin, yes. Syempre, Marcos, how's your hotspot live experience? First time mo ba sa virtual hotspot? Diba, dati nagchichikahan na tayo sa yung physical. First time. Nag-hotspot na tayo, ano? Ay, hindi. Hotspot ba yung nasa car? No, that's... Oh, pero wheel talk yun, yes. Wheel talk. Oh. As si Marcos, tayo, first time. First time ko mag-hotspot. Hindi niya first time. May hotspot tayo last time, pero wala si Mama Jay nun. Ah, yung sa cargo. Oo, naalala ko yun. Okay. Ah, oo nga. Okay. Kamusta ang hotspot live experience mo ngayon, Marco? Masaya, masaya. Excited na ako sa future hotspots ko. Yes, thank you, Marcos. Yes, Mix, ikaw naman. First time ko rin masaya. Although, syempre, pag feeling ko kung kompleto kami lahat dito, ano to eh, riot to eh. No? Medyo nakakamiss lang yung iba tuloy eh. Pero masaya-masaya ako sa experience ko yung araw na to. Thank you, Mix. Alam mo, laging bitin talaga yung oras. Kasi, pero syempre, ang importante lahat tayo eh, nakakapagatid ng good vibes, diba? G, ikaw. Si G, pasukti na siya ng virtual. Alam mo, parang yung first ko atang, tama no, G, first interview ko nung nilaunch kayo sa Star Magic, kasama mo si Ariel. Tapos magkakasama pa tayo nun. Mm-hmm. Pero yun nga, ma, sobrang masaya ako. Ito yung favorite kong ano, show na lagi kong nilalabasan kasi ang daming pakulo. Tapos iba-iba siya, bawat bisita ko, alam mo yun. Like last time, yung sa ano, di ba yung kay Direct May, tapos ngayon may paganito. Gusto ko pa. Ah, gusto ko pa na maraming challenges na ganyan. JC! Siyempre, pangalawa na. First time tong virtual. Pero di ba last na nagkita tayo? Hindi to first time na virtual. Remember, yung kayo ni Tony, tinanong kita, tsaka si Tony kung anong pipiliin nyo, yung maluwag o masikip. Oh, yes. Siyempre, diba, masikip. Anong pinili mo? Masikip. Ay, mas masarap masikip. Pag masikip. Mas may challenge. Mas may challenge kasi paglabas mo, di ba? Totoo. Ah, oo nga. Gusto nyo ba? Tanungin natin. Gusto mo ba, Jillian? Tanungin natin si Marcos, JC, at saka si Migs ng mga super palaban na tanungan. Sige nga natin. Game kayo. Sige. Marcos, game ka ba? Parang nawawala ito yung internet connection. Abangan nyo sa susunod. Pag nakumpleto natin ang mga boys ng Hello Stranger, tatanungin natin sila. Kasi syempre tama naman. Let's give respect to Jillian. Dahil siya nag-iisang girly-girly na kasama natin. Girly-girly! Ano yun? Thank you for wearing my favorite color, Nachi. Ay, oo nga pala. Orange. Yes. Oo. O so JC, ano na nga? Ano na? How is it? Na-happy ka? Sobra, Mama Jay. Nag-enjoy nga ako lalo na ngayon na makita ko ulit yung kagandahan mo. Kahit palagi na tayo nakikita sa Zoom. Hindi, may nag-message kasi. May lumabas kasi. Na parang, ikaw ba? Charik. Thank you so much, guys. Invite everybody na panoorin. JC, do the honor. Go. Tara yung honor. Ayun, mga kapamilya. Paulit-ulit na to. Sana pumanood kayo ng Hello Stranger, the movie. Available pa po siya sa ktx.ph for only 150 pesos. Sulit na po yung pera nyo. Perfect. Ayan. Nakasama po natin ngayon sa Hotspot LAV Live na Live, Jillian Vicencio, Migs Almendras, Marcos, JC Alcantara. Ako po ang nag-iisang beshi ng bayan, J-H-A-I-H-O. Ako po si Jai Ho. Ito po ang Hotspot Live. Bye and see you, mga kapamilya, February 12. Hello, Stranger, the movie! Yeah, okay. Nagkakasawa din.